I'm sensing na for some of you, parang medyo naging manhead na kayo. Kaya siguro, yeah, eto. Itong ice queen na to, guys, parang feeling ko kayo ito na parang medyo naging manhid na kayo, naging numb na sa sitwasyon kasi pwedeng nasanay na kayo. Pwedeng ginawa nyo na ang lahat para pagsabihan itong person na to, pero hindi naman sila nagbabago. Kasi hindi naman sila magbabago, guys, pag hindi din nagbago yung perspective nyo sa kanya. And yung iba sa nyo, ibig ko sabihin, guys, kung gusto nyo silang magbago, dapat magbago yung perspective nyo sa kanila. Hello guys, hello Libra, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is Silip sa Feb Ibig. Ito yung ating monthly love scope para ngayong February. Para sa Libra, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus, Happy Valentine's Day sa inyo mga ka-Pixie. General reading lang guys, pwede mag-resonate, pwede hindi. Combination ng positive and negative energy mga ka-Pixie. Pwede ma-pick up yung energy nyo, pwede ma-pick up yung energy ng person nyo. Roles can be reversed guys, if in case na hindi kayo nakaresonate dito, pwede nyo panoorin yung video dun sa zodiac sign ng person nyo. Baka nandun yung energy nyo mga ka-Pixie. So, tingnan natin guys yung influences sa inyong love life. So, we have communication. Meron din tayong soulmate. Wow. Meron tayong family. Ice queen. And meron tayong past love. Okay. So, ito mga ka-Pixie, no? Pwedeng he, she, yung relationship nyo, o kaya naman she, mga ka-Pixie. And pwedeng past lover na kayo nitong person na to, guys, pero nandun pa rin yung connection nyo sa isa't isa because maaring meron kayong anak na nitong person na to. So, yung iba sa inyo, guys, pwedeng nagkahiwalay na kayo nitong person na to, pero pwedeng sometimes kasi kahit hiwalay na, nag-uusap pa, gano'n naman. No? Especially pag nagkaroon na acceptance, ng forgiveness. And pwedeng soulmate din kayo nitong person na to, mga ka-Pixie. For some of you, hindi naman guys, pag sinabing soulmate, hindi naman lahat ng soulmate nagkakatuluyan, mga ka-Pixie. Okay? Parang malakas yung attraction nila sa isa't isa. Pero syempre, as a human, meron pa rin silang kanya-kanyang preference. Meron pa rin tayong kanya-kanyang preferences. And yung mga preferences na yun, sometimes, doon nagkakaroon ng disconnect. Nagiging incompatible for some reason. And doon na nagkakaroon ng hiwalayan. And for some of you guys, maaaring ganun yung nangyari sa inyo na even if soulmate kayo nitong person nyo, pero pwedeng hindi talaga umakma yung mga pagkakataon sa inyo. Kaya nagkahiwalay kayo ng landas. But, sabi ko nga, for some of you, pwedeng may pamilya na kayo nitong person na to. Ibig sabihin, parang may anak kayo together. Pero maganda pa rin yung communication niya sa isa't isa. Pwedeng nag-ghosted kayo, guys, or ginosted niyo yung person niyo. Pero kahit ganun, mga ka-Pixie, parang nakikita natin na with this ice queen energy, parang nandun din yung pagpipigil, no? Especially if meron na kayong mga bagong relasyon, no? Let's say, for example, past lover kayo, tapos meron ka ng lover ngayon, o kaya naman siya naman may lover na ngayon. So, nandun yung pagpipigil, syempre, because respeto dun sa mga current lovers nyo, mga ka-Pixie. Pero I'm sensing na this is more on past lover energy, mga ka-Pixie. At least itong mga naka-influence na to. Pwedeng magkaroon din siya ng role dun sa itong past lover mo para magkaroon din siya ng role dun sa current na love story nyo ngayong February. So, titingnan natin, mga ka-Pixie, anong ganap sa buhay mo, sa love and relationship nyo, kung sa current person ito or dun sa past person, mga ka-Pixie. So, shuffle ko to guys. Habang sinashuffle natin ito, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Ka-Pixie, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi?
Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sabi-sabi tayong magpayaman ngayon 2024, mga kapixie. Mag-avail na kayo ng course, guys, kasi sobrang ganda talaga niyan. And good news, mga kapixie, dahil ngayong January 31 ay magbibigay kayo ng one free pampaswerte subliminal sa lahat na mag-avail ng course, mga kapixie, kaya mag-avail na kayo. Meron din tayo, guys, email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayo mga specific na gusto nyong i-manifest, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career, mga kapixie, pwede kayo magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo, guys, ng email sa pinoypixietarlo@gmail.com. So, Libra, guys, kaya in-represent ng Queen of Swords, ito yung love energy, mga kapixie. Queen of Swords. Queen of Swords. Queen of Swords, guys. Meron tayong presence dito ng Earth Signs, Capricorn, Taurus, Virgo. For some of you, maaring meron kayong ganyan sa inyong natal chart. For some of you naman, maaring may ganyan sa natal chart yung inyong partner o specific person. Ito yung ano, guys, no, medyo positive. Mas malakas yung negative energy, mga kapixie, although may positive energy. Pero mas malakas yung negative. Actually, negative. Kasi for some of you are dealing with a person na parang ano, non-committal. Parang hindi siya masyadong committed sa'yo kahit na may commitment siya sa'yo. So, pag sinabing hindi committed, parang hindi ka sineseryoso, hindi seryoso sa relasyon nyo, parang wala lang sa kanya na magjowa kayo or mag-asawa kayo, ganyan. Ano siya, very easy-go-lucky, malaya, pwedeng immature, pwede mo sabihin na may pagka-immature itong person na to, pero ginagawa niya kung ano yung gusto niya. Hindi siya nagpapatali sa'yo. So, yun yung sinasabi natin na parang non-committal. Hindi siya masyado nagpapatali, even if kasal na kayo, or even if mag-asawa na kayo, or even if nagsasama na kayo, and even kahit na parents kayo. Kasi di ba merong ganun na kahit parents na, parang ano lang, parang naging parent lang kasi may anak kayo, pero hindi talaga siya nagpapaka-parent as in yung obligasyon or responsible sa loob ng tahanan. And yun yung medyo toxic na na-experience nyo with this person, mga kapixie. And parang kayo, sinishoulder nyo, guys, no? Parang sinishoulder nyo yung mag-isa, yung hirap ng buhay, ganyan, trabaho, kailangan yung nagbo-work, o kaya naman, pwedeng nagbo-work din siya, pero pwedeng hindi siya nagsusubi ng sahod sa'yo, or parang majority, baka mas malaki, pwedeng mas malaki yung kita mo kaysa sa kanya, o kaya naman mas malaki yung ambag mo kaysa sa kanya, yung mga ganon. Pero, still, parang hindi naman kayo basta-basta sumusuko dito sa relationship na to. Pwede kasi dahil may mga anak na kayo, guys, kaya sometimes kasi pag may mga anak, mas mahirap kumawala dun sa relationship. I'm sensing na for some of you, parang medyo naging manhead na kayo. Kaya siguro, yeah, eto. Itong Ice Queen na to, guys, parang feeling ko kayo ito na parang medyo naging manhead na kayo, naging numb na sa sitwasyon, kasi pwedeng nasanay na kayo, pwedeng ginawa nyo na ang lahat para pagsabihan itong person na to, pero hindi naman sila nagbabago, kasi hindi naman sila magbabago, guys, pag hindi din nagbago yung perspective nyo sa kanya. And yung iba sa nyo, ibig ko sabihin, guys, kung gusto nyo silang magbago, dapat magbago yung perspective nyo sa kanila. So, kung ang tingin nyo sa kanila ay tamad, batugan, madamot, excuse for the words na kung ang tingin nyo sa kanila ay makasarili, yan, yun at yun, hindi sila magbabago hanggang ganun yung tingin nyo sa kanila. Pero pagka sinubukan mo siyang tingnan as mabait siya, mapagmahal, mabait, mapagbigay, yan,
kahit hindi siya, kahit hindi ganun yung nakikita mo sa kanya, sooner or later, pag pinaniwalaan mo na mabait siya, magiging mabait siya. So, yun yung ibig kong sabihin na, they will not change unless you change your perception of them. Magbabago sila kapag nagbago yung tingin mo sa kanila, mga kapiks. Alright? So, yeah. Pero kahit na ganun, guys, kahit na may mga problema kayo sa jowa nyo, parang overall, masaya naman kayo dun. Masaya pa rin kayo. Parang ano, parang masaya na hindi. May mga sakit ng ulo. Nag-gets nyo ba, mga kapiksi? Kasi nga, yung iba sa inyo, parang sabi ko nga, parang naging manhid na. Although may mga times na parang napapaisip kayo, tsatsagain ko pa ba tong relasyon na to? Tsatsagain ko pa ba tong tao na to? Wala naman ako napapala. Puro paghihirap, ganyan ang, kumaka naghihirap ka na physically sa katatrabaho, naghihirap pa yung kalooban mo dahil sa sama ng loob, naghihirap pa yung kakaisip mo dahil sa mga problema dahil sa kanya. So, may mga ganun na iniisip kayo, no? Pero hindi rin maikakaila, mga kapiksi, na masaya ka rin sa piling ng person mo kasi mabait naman siya. Pero yun nga lang, parang may pagka-irresponsable, ganyan. Yeah, so parang doon ako kulangan, mga kapiksi. And hindi ko rin nararamdaman na yung person mo, no, is parang playboy or playgirl, ganyan. Parang ano lang talaga siya, may pagka irresponsible. Pero mapagmahal naman itong person nyo, mga kapiksi. So, ipagdasal nyo, guys. And syempre, pwede kayo makinig ng mga subliminals natin, di ba? Makatulong yun para sa inyong relationship, mga kapiksi. Libre lang yun lahat sa YouTube. And kailangan, siguro ko, sabi mo yung person mo para maging ma-okay kayo. Mag-set kayo ng boundaries, mag-set kayo ng limitations or expectations. Okay? So, tingnan natin yung additional na mensahe sa inyo. Libra, additional love message for you. Passion, ayan. Allow your heart and soul to sing with joy. So, sabi ko nga, guys, parang nararamdaman ko naman na mahal nyo pa rin yung person nyo. And mahal din naman kayo ng person nyo. Ang main problem sa inyo right now, at least dito sa spread na to, is yung mga responsibilities and obligations, lalo na kung magkasama na kayo sa isang bahay. So, yung nagiging major problem nyo. Pero, pagdating naman sa pag-ibig, sa romansa, ganyan, nararamdaman natin, nakikita naman natin na mahal nyo yung isa't isa. So, explain nyo na lang siguro sa person nyo na, hoy, kailangan ko ng tulong, nahihirapan ako mag-isa, tulungan mo ako, hindi ko kakayanin to. Kinakaya ko, pero mas masaya siguro kung tutulungan mo rin ako. Mga ganon. Maintindihan naman nila yan for sure. Alright? Okay, so comment down below, Libra, if naka-resonate kayo, if love story nyo ba to. Ito yung ating mga relationship subliminal, guys. Pakinggan nyo na para makatulong sa relationship nyo. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys, and click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.